Oh,
Jesus, hayaan niyong lumapit sa akin ang mga bata. Sabi ni Jesus. Hayaan ka niyang lumapit sa akin ang mga bata. Sapagkat sa kanila nakikita ang paghahari ng Diyos. Di ba? Sabi ng bago ng kasulatan. Yung mga papala dito, mga bata dito. Tapos mos na edad ay papasok agad sa kanila yung kapangyarihan ng salita ng Diyos. Bago ang mahalipun ko dito. Ikaw, ako, plus si Jesus. Diba? Kaya pag kami naghahain sa pagkain, may isang plato para kay Jesus. May isang upuan para kay Jesus. Diba? Pag sinabi ni Mama niyo, humawa niyo na kayo, bakit amin yung plato isa kay Jesus? Diba po yun? Kaya mahalaga yun. Bakit nasasayot na cross? Sapagkat ang Diyos ay ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Iisang Diyos kasi ang Diyos ay Espiritu, di ba? Kaya kailangan iyan ay ikapitanis. Marami lang po mga Katolikong binin niya ba pero hindi natutog. Sabi ni Father na nabasa ko doon sa Facebook, nagtutunan yun pero may porcelas ng ano, yung porcelas na yung binili sa SM na ano, yung punsoy-punsoy. Yung may picture ni dragon at ni ang ulo'y dragon, ang katawan ay leon. Sa Biblia, sa Satanas yun. Yung leon at dragon, simbolo ni Satanas yun sa ano? Sa Biblia. Kaya pa kayo mayroon na larawan ng ano sa inyong bahay, kailangan i-dispose yun ay iyong alipin ko kasi inaaniyahan ang demonyo sa bahay mo. Diba? At wala maniniwala dapat ng mga Katoliko, Kristiyano sa mga ano tawag doon? Punsoy-punsoy. At yung swerte-swerte sa Diyos ay walang swerte sa Diyos ay sigurado. Amen! Kaya pag tayo niwala, tinapal tayo sa Diyos, sigurado ang Diyos. Ngayon mga bata, isipin nila kung anong gusto nyo maging pagdating nilang lumaki na kayo at mangyayari yun. Sabi ng Bible kung ano ang inyong isipin at sabihin, yun ang mangyayari sa inyo. Pag inisip nyo, gusto nyo maging preacher, mangyayari yun. Kung isipin nyo, gusto nyo maging pari, mangyayari yun, maging pari. Ha? Maging pari. Wala kasama. Okay. Handa na kayo makinig? Yes! Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Ito po yung Sunday Gospel na Solemnity of the Trinity. Ang kapistahan ng tatlong persona sa iisang Diyos. At ito ang sabi ng mga kasulatan, makinig po kayo, ang hindi makinig siya, walang malalaman. Sabi ng Mateo chapter 28 verse 16, and the following verses, pumunta ang 11 alagad sa Galilea sa bundok na sinasabi sa kanila ni Jesus. At ang makita nila si Jesus, siya ay sinamba nila. Sipin mo? Nang makita nila si Jesus, siya ay sinamba nila. Ibig sabihin ng mga tao, kung hindi kilala kay Kristo na si Kristo ay Diyos kapagat ang pagsamba ay para sa Diyos na. Yes! Subalit may ilan sa kanilang nag-alinlangan. Yung mga tao nag-alinlangan at hindi matanggap at paniwalaan na si Kristo'y Diyos. Mga tao nag-alinlangan. Tapos, lumapit si Jesus sa kanila at sinabi, ibinigay na sa akin
ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turuan ninyo sila ng sumunod sa lahat ng iniuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang katapusan ng sanlibutan. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Palapakan natin si Lord. Sila sa kamay na kanilin natin.
Sobrang. Sabi ng iba na tinanong ko, bakit may ama? Eh, kasi ano may ina. Eh, bakit ano may anak? Eh, kasi may ina at may ama. Kaya may anak. Eh, bakit may Espiritu Santo? Sa paganda niya ang Espiritu Santo ay Espiritu at buhay. Patay ang tao kapag walang Espiritu. Pero ang katotohanan, ang Diyos ay pag-ibig sa Pilipino. God is love. Ang Diyos ay pag-ibig. Ha? Ang Diyos po ay pag-ibig. Ang sabi ng 1 John 4, verse 7 and 8, God is love. Kung ang Diyos ay pag-ibig, you cannot express love kung ikay mag-isa lang. Hindi mo po pwede ipadama ang pag-ibig kung nag-iisa ka lang. Kaya nga sinasabi sa expression, no man is an island. Walang taong pwede mag-isa. Amen! Kaya po, ang Diyos ay pag-ibig. Kaya ang Ama, Anak at Espiritu ay ipinadala na magpinapakita sa atin na sila ay pag-ibig. Ang Diyos ay pag-ibig. Diba? Kaya mahalaga po na makilala natin ang Diyos. At ang Ama, Anak at Espiritu Santo, sila'y tatlong persona sa iisang Diyos. At tandaan nyo, ang Diyos ay Espiritu. Ang Diyos ay Espiritu. At iisa lang po ang Espiritu, yan ang Diyos. Dahil pag mayroon pang isang Espiritu, yun ay evil spirit lang. Masamang Espiritu yun. Dalawa lang yung Espiritu. Mabuting Espiritu, ang Diyos, at ang masamang Espiritu. Kapag ang tao ay pinanganak, sabihin ko yung mga bata, pag ang tao ay pinanganak, sanggol, paglabas pa lang sa sinapupunan ng nanay niya, dalawa po ang gumagabay sa kanya. Ang Holy Spirit at ang Evil Spirit, ang masamang Espiritu. Ang Evil Spirit ay ang demon, demonyo. Kaya may evil, may demons. Kaya may evil, sinabing evil, yung masamang ginagawa, yung masamang nasa isip, yung masamang nasa puso, pag i-allow po yung evil. Bakit may evil? Kasi may demons. May devil. Evil and devil. Ang evil po ay yung masamang nasa isip ng tao, masamang nasa puso ng tao, masamang ginagawa ng tao, ang tawag doon ay evil. At bakit yung ginagawa ng tao ay masama? Dahil may devil. May demonyo, devil. Kaya pag ang tao ay isip ng masama, ang nag-uudyok yung devil, ang demonyo. Kaya doon ang entertain. Kaya sabi ng Panginoon, ayon sa Romans 12, verse 2, pag-iba na kayo magbago ng isip. Kasi pag iniisip natin lagi masama, ini-entertain natin ang devil. Yeah.
gayahin yung tao. Gayahin yung tao. While ang Holy Spirit, kaya tayo sinusubaybayan to guide us, to protect us, to care us. Ingatan tayo. Turuan tayo. Gawayan tayo. Samahan tayo upang hindi tayo mapahamak. Ngayon, pag namatay ang tao, tapos na inibig ka na, pagkatapos naka 40 days na si Kristo nung namatay at buti ng buhay, 40 days na nung natatili sa lupa. Dupi mo yung doktrina natin na ano, ang tao ngayon, 40 days kapag namatay. Kasi ang tao, kapag namatay, nagpanagliligot siya. Sa apat na pong araw, binibisita yung mga hindi nakikiramay sa kanya, siya ang dinadalaw. Dadalawin ka. Pero pagkalimbas ng 40 days, at nagpapakita pa yun sa hindi mo nila po yun. Kasi yung pinamiliarize ka, ang tawag doon, familiar spirit, no? Yung dinaya ka na. Kaya ang nagmumulto, hindi po yung tao, ang nagmumulto yung demonyo. Kasi ang ibig sabihin ng multo, pananakot, pagkukunwari, panggagaya. Eh, ang demonyo po ang mahilig pang gaya. Kaya pag sinabi mo nagpapakita sa inyo yung mamali mo sa buhay na matagal ng patay, hindi po yun yun. Hindi mo po yun. Evil spirit po yun. Pero malakit na yun sa kwarto. Hindi po yun siya. Iba talagang bakit mo alam? Eh, napag-aralan ko yan sa exorcism. Ano? Exorcism yung pahit paglaban sa kasama ng spirit. So, tandaan niyo po yun, ano? Kasi pag tayo po yung walang alam, ayun pala, yung demon yung nare-recognize mo, sinasamba niyo pala yung demon mo. Kaya namatay yung nanay mo, tapos kapit mo, nagpapita sa iyo, nanay na pala, oh my God! Pinakausap pala yung demon mo. Diba? Diba? Yun po yung mga kapatid. Kaya mahalaga po yung pakikinig. Sabi ng Romans chapter 10, verse 17, makinig po kayo. Roma 10:17. Ang pananampalataya ay nag-uumpisa sa pakikinig. At sa patuloy na pakikinig ng salita ng Diyos. Kapag ang tao hindi nakikinig sa salita ng Diyos, ang kanyang inaalagaan mo meron. Kaya ang lagi tumaga, mali-mali, ano tumama? At yung verse sa Biblia, pinukuha pa rin tayo. Ma, mag-iba na lang tayo at bago ng isip. Upang tayo ay malaman natin kung ano ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, ma, nakalulugod sa Kanya at talagang ganap ayon sa Roma 12:2. Kailangan magbago ang isip. Kung lagi na sa isip natin yung alam ng sanlibutan, wala sa isip natin alam ng mundo, hindi po tayo lalago at hindi tayo magtatagumpay. Wala akong pausap. Amen! Alam mo, pag hindi lang para pagkakamay sa Diyos, nag-iisip mo. At yung palapag para sa Lord, hindi para nagsakailan ng labor. At ang misyon ni Kristo ay upang iligtas ang lahat ng tao. Iligtas ang lahat ng tao. Yun po ang misyon ng ating Panginoon. Bakit? Sapagkat Roma 3:23. Sabi ko na Romans chapter 3 verse 23. Ang ganda pakinggan ng 3:23. Ha ha ha. Ang ganda pakinggan ng 3:23.
in rest, sahod, insane, tumbo, lima. Sabi ng Romans chapter 3 verse 23, ang lahat ay nagkasala, all have sinned and fall short from the glory of God. Hindi narating natin ang pamantayan ng Diyos sapagkat tayong lahat ay naging makasalanan. At ang taong makasalanan ay namumuhay sa kaligiman. Sabi po ng Gospel according to St. John, mas gusto nila ang dilim kaysa sa liwanag nang tumating si Kristo na sinabi niya, I am the light of this world. Pero ang ginawa po ng mga Israelita, mas gusto nila ang dilim, hindi nila tinanggap si Jesus. Kaya pag ang tao pinumuhay sa kaliliman, ayaw nilang tanggapin si Kristo. Ayaw nilang lumapit kay Kristo. Samantalang ang sabi ng banal na kasulatan sa Gawa 4:12, na kay Kristo lang ang kaligtasan. At walang ibang pangalang ibinigay sa sino ng lagi sa ikaliligtas nating lahat dahil tayo lahat ay makasalan. Walang pupwede magligtas sa atin, tanging si Kristo lang, kaya mahalaga ang sumampalataya at manalig kay Jesus. At ang daan nyo, hindi lahat ng tao ay mga anak ng Diyos. Hindi po lahat ng tao ay anak ng Diyos. Ang katotohanan tayong lahat ay nilikha ng Diyos. We are all created by God, but we are not all children of God. Sino lang ang binigyan talapakang maging mga anak ng Diyos? Juan 1:12. Ang sabi ng Juan chapter 1, verse 12, sila lamang na nalilig, sumampalataya, at tumanggap sa Kanya, kay Jesus, ang binibigyan ng kalapatang maging mga anak ng Diyos. Kaya mahalaga ang pagtanggap kay Jesus, mga bata. Mahalaga ang pagtanggap kay Jesus. Sapagkat bata pa lang ay dapat maging anak na tayo ng Diyos. At pag tayo naging anak ng Diyos, tayo po ay naging kapamilya ng Diyos. At pag tayo naging anak ng Diyos at naging kapamilya ng Diyos, nung tumadaloy ang tinatawag na royal blood of Jesus. Pag sinabi royal blood, mayaman. Diba? Sa parte ng Europa, ano mga royal blood? Mga hari, mga ano? Eh, ang kulay ng royal blood ay ang pag-iwan. Kaya po mahalaga ang pagtanga. Kaya sa utos ng Panginoon, ano po ba ang pinakamahalagang utos ng Diyos? Ha? Ano po ba yung pinakamahalagang utos ng Diyos? Mahalin ang Diyos na higit sa lahat. Amen. That you shall love your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Ang pinakamahalagang utos ng Diyos ay ibigin mo ang Diyos ng buong puso, buo. Buong puso, buong lakas, buong kaluluwa, buong pag-iisip. Ay pagkalahati lang, hindi buo. Kaya ang pag-ibig sa Diyos ay wholehearted, whole life, buong buhay. At ang pangalawa ay, at ibigin mo ang iyong kapwa, love your neighbor, kaya ng iyong sarili. That's the summarize of 10 commandments. Ha? One, sa unang commandments hanggang sa apat na commandments para sa Diyos. Mula sa ikalima hanggang ikasampu ay para sa tao. Kaya sinamaray sa dalawang utos para sa Diyos na huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos. Ibigin mo ang Diyos na buong puso, buong lakas, buong pag-isip, buong kaluluwa.
at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ha? Bakit hindi sinabi, ibigin mo ang iyong mga kapatid? That you shall love your brothers and sisters. Bakit sa English? And you shall love your neighbor as yourself. Bakit hindi magbibigyan kayo ng mga kapatid? Kung tayo mga kapatid kay Kristo, bakit hindi sinabi yun? Ha? Ha? Eh kasi nga po, hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Tayo lang magkakapatid ang mga anak ng Diyos, yun lang tumanggap at sumasalakay kay Kristo. Di ba lang yung mga tao hindi sumasalakay kay Kristo, kumikilala lang sa Diyos kay tao na. Yung hindi kumikilala kay Kristo, halimbawa mga kapitbahay natin ang mga Muslim, mga Jehovah's Witnesses, mga IMC, mga Mormons or ano pa man, na hindi tumatanggap at kumikilala na si Kristo ay Diyos. Sila'y mga never natin. Kaya, ang lahat ng tao gusto ng Diyos na mahalin natin. That you shall love your neighbor. That all people must be loved. Kailangan mahalin. Hindi lang yung magkakapatid. Tayo magkakapatid, tayo yung mga tinatawag na the mystical body of Christ. Tayo yung katawan ni Kristo, mystiko. Yung mga kumikilala kay Kristo, tumatanggap kay Kristo bilang siya ating Panginoon, ating Diyos, at ating tagapagligtas. Wala ka pa ulit. Amen! Purihin ang Panginoon. Kaya pinigin natin sinamahal din yung mga taong yun because they were our neighbor. Sila'y ating mga kapitbahay. Sila'y ating mga kapwa. Amen. Amen. Ang problema, kung yung mga kapatid na natin minsan hindi nyo maibig, paano kayong neighbor? Kung sa loob lang ay nag-aaway-aaway at hindi magpakita ng pag-ibigan at pagmamahalan, gano'n pa kaya yung nasa labas ng mga neighbor or kapwa? Kung sinabi natin God is down, ay dapat yung nagmamahalan ng lahat. At ang tao nagmamahal, inuutusan tayo na ipagpatuloy ang mission ni Christ. Go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit, and teaching them how to obey. Turuan nyo niya sila na sumunod sa lahat ng itinagutos ko at ang daan nyo niya. Ako'y laging kasama niyo hanggang katapusan ng sanlibutan. Ibig sabihin, narinito, kasama natin ang Diyos. Hindi mo ba siya nakikita? Nakikita kanya na inaan ko kanya. Nakikita kanya na inaan ko pala. Amen? Ha? Di ba siya sinasabi, si Kristo ay nasdan doon sa kanan na tama? Ha? Ang Holy Spirit narinito. The Father and the Son, Yahweh and Sinai and Jesus seated on the right hand of the Father. Si Jesus. And the Holy Spirit is here. Narinito ang Espiritu Santo kasama natin. At kung kino kayong awitin nila, na ano ang awitin nila? God is watching us. God is watching us. Promise you. Sino yun? Ang ama at anak. Then yung Holy Spirit nandito kasama natin, gumagabay sa atin, at siya ang nagbibigta sa atin para iparating ang mensahe ni Yahweh El Shaddai. I am only the instrument of God. We are missionaries. Go, sabi ni Jesus. Go, humayo kayo. And make disciples. Make those people as my disciples. Amen. Gawin
inilagay ko ang lahat ng bansa. Bautismohan. Ano mo ibig sabihin ng bautismo? Ilubog. Ilubog pa niya sila. Eh bakit kayo inisigal ng kuna? Isik-isik. Bakit hindi niya lubog? Papa, sabi ko naman ko sa nagsabi, ito kagayaan natin si Kristo na binautismohan sa River of Jordan, kung wala kayong mga makaano, mga bisa papunta ng Israel. Pupunta pa tayo doon sa punta para inumong lahat tayo doon. Eh kung inumong naman ito sa kapitagat ito sa Hasimil po, hindi pa rin natupad yung sinabi ng Biblia. Eh ano ba talaga ang nais ng Panginoon na lumog to immerse in the water of life? Ano ba yung water of life? Salita ng Diyos at ang presensya ng Diyos ang Espiritu Santo. That's why kayong lahat ay nandito at kung may patuloy na nakikinig ng salita ng Diyos, kayo'y unti-unting inilulubog sa tubig ng buhay! At kapag tayo'y mama, ginaawag pa natin, Baba, sa presensya mo, Baba, sa iyong salita, Baba, Jesus sa iyo. Amen. Kung po yung nga tayo, puri ng Panginoon, payakiyak pa tayo pagdating naman sa bahay. Pare mo ito, mama. Di pa rin tayo ligtas. Because we are conforming to the pattern of this world, sabi ng Bible, do not conform any longer to the pattern of this world. But be transformed by the renewing of your life. Puri ka tayo ng puri. Nanunood ka naman ng X-ray na doon sa beta back o sa web, sa internet. Puri ka naman ng puri. Kung nandiyo ka nagmumura ka, pinagabalitan ko itong mga bato dito. Oy! Nasasama ito! Ito, ano nyo ba nagmumura sa inyo? Oh, nagmumura ko ka. Nagmumula ba ang nanay mo? Daw. Kumurga kayo ng inyong mga anak. Kaya tayo dapat, hindi lang sa loob ng simbahan nagiging banal. Pagdating sa bahay, dapat tayo natin ipakita sa pananan. Kasama ng iyong asawa na singgero at babaero. Kasama ang anak mo na minsan hindi sumunod-sunod sa iyo. Para matutong sumunod, ipakita mo na ikaw ang halimbawa bilang isang tunay na Kristiyano. Yeah.
tayo mga matatanda, na tayo mga magulang nagsisinungaling. Isabi ng Bible sa Revelation chapter 21 verse 8, liar go to hell. Ang mga sinungaling ay mapapasaapoy ng impyerno. Tandaan po yun. Lahat ng sinungaling, pag namatay, bigla, impyerno ang pupuntahan. Sabi ng Biblia yun, hindi ako. Liar go to hell. Ha? Sabi po yun, Revelation chapter 21 verse 8, kasi nung malagin ang kasapakitan ng mga duwag, ng mga taksil, ng mga nagpapasasa sa kasuklam-suklam na kahalayan, mga mamamatay tao, mga mapakiatid, mga sumasama sa Diyosan, at lahat ng sinungaling. Kailangan lahat ay gumulit sa lawa ng nagkagagablap na sukre na siyang ikalawang pamatay. Diba? Dahil ito, malaking daw yung masasamitan ng mga duwag. Alam niyo mga duwag ninyo, Brother Cusillo? Hindi po yung lumakil na hindi ang lahat. Sabi mo, duwag ka, hindi ka naman wala. Kaya sabi ka, duwag ka, ay mag-away ka na. Huwag ka lang masabi ang duwag. Eh, hindi yun. Ang ibig sabihin ng duwag, mga tao ayaw lumapit sa Diyos. Ang tapang-tapang na lalaki, pero ayaw lumakap silba. Ang tapang-tapang, inaaway ka, binubuntal ka, asawa na sinker, asawa mo, pero ang tapang-tapang niya, pero ayaw naman kumilala tayo, magsamba sa Diyos. Mga duwag yun. Yun ang tinutukoy sa Bibliyang duwag. Kagaya niya mga babae, kapag ang tapang-tapang natin, ayaw na hindi man tayo sisipa, ayaw natin kumilala sa Diyos. Yun po ang mga duwag. Sabi naman lagi ang kasasapita nila, ang mga duwag, mga taksi. Ano po ang taksi? Ang taksi po yung pinagpapalit mo yung Diyos sa iba. Ha? You are committing spiritual adultery. Yung ikaw ay hindi kumilala sa tunay na Diyos at nagkaroon ka ng Diyos at anting-anting, hapulsoy, at kung anong inasa mo doon yung iyong buhay. Kaya itinamit mo sa iyong katawan at pinursedan mo sa pagkakaswerte yun. Itinamit mo sa bahay mo at sabi, kailangan na kami ito sapagat natin ang swerte sa buhay natin. Yan ang pagsisinungaling ng demonyo. Paano ang sponsor sa sinungaling sa Sunday? Sa Sunday mas sa Pimostos. Sa Sunday mas sa Sunday. Mga kapatid, tinuturo ako kayo. Kasi kayo sa kanya na tayo yung sa Sunday. Pagpapalay, ah! Sigaw sa Sunday! At puro pagpapalay. Kaya kung pinuturo ka pala yung isa ko, kalimit na ako. Hindi ko nalang pakakal, ano? Kalimit na. Hindi na lang yung sinigay ko. Kung nalagin mga kasatakit ng mga duwag, mga taksi, yung taksi yung pinagpalit ng Diyos. Alam ko mga kasatakit ng mga duwag, mga taksi, mga nagpapasasa sa kasuklam-suklam na kahalayan. Ano ba yung suklam-suklam na kahalayan? Yung ikaw ay pumapatol babae sa babae, kapwa lalaki sa lalaki. That is a suklam-suklam na kahalayan. At yan ang alok ng demonyo para hindi na matupad ang sabi ng Diyos, humayo kayo, magpakarami kayo. Tandaan niyo po ang mga tao na sumasampalataya sa Diyos, we are two creator of God. Tayo ang dapat gamitin ng Diyos para magparami ang mga tao. Ay ano ang gawa ng demonyo? Para hindi dumami ang tao, ay maglalas na kayo, babae sa babae, di mabubutis yan, lalaki sa lalaki, di mabubutis yan. Again, pasawin mo ng Diyos. Paglaban sa Diyos. Yung sinusulong nilang divorce, yung okay, huwag makatumbal yan sa Pilipinas. Divorce. Paglaban yun, sabi ng Panginoon, magpaniwalain ang pinagsama ng Diyos pagkatapos ng mga congressmen and congresswomen, sila ang magpupus ng batas para paghiwalayin ang tao. That is again the will of God. That is evil. Amen. The work of the devil is evil. Okay. Amen. Kasuklam-suklam na kahalayan, pag
Diyos-Diyosan yung mayroon kang ibang Diyos. Pagkukulang, mga makukulang dyan, ako may makukulang tayo po. Papunta ako ng Ilipino sa ano, wala mo siguro makukulang sa Ilipino, ano, sa Sabado, ano, Diyos ang Ilipino. Tapos pagkukulang, pagkapuot, yung lagi na pupuot, hindi sa Diyos yan. Kung kung makupuot, maging happy kayo. Pagkapuot, pagkatali, yung laging dalit, pagkukusa, pinagagalitan, ako pinagagalitan. Sinisipa, wala mo sa kailan sa kanila. Diba? Kapaawa rin yung hayo may isang ito. Pagkakusipahin. Kaya malagay pa kasi nakita ng katao. Sabi ng Book of Revelation, chapter 21, verse 8. Itutuloy ko po sa susunod at kasi kanila ang pinigil sa orasan. Kasi kanila niya ang kakakayo. Okay. Kaya po ang mahalaga, sabi ko, kaya sinasabi ko yan, sapagkat sabi ng Bible, turuan silang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo. Eh kung walang magsuturo sa atin, kung ano tayo ngayon, ganun pa rin hanggang panahon. Naniniwala sa kunsoy, naniniwala sa horoscope, naniniwala sa hula, naniniwala sa anting-anting, naniniwala sa kung ano-ano mga sabi-sabi na walang bakit sa sarili. Hindi nyo dapat paniwalaan yung mga bagay na hindi naman totoo. Mga tinatawag na pamahiin. Sabi na dito si Kristiyan yung tinatawag human tradition, hindi na dito sa Biblia. Ang tama po yung divine tradition. Ang divine tradition, yung salita ng Diyos ay hindi nagsulat. Pero yung human tradition, bawal daw isukat ang pangkasal kapag ikakasal kayo. Sino ba rin ngayon? Bakit kami nagsukat? Eh, hindi mo. Nagulubay mo sa langit. Bawal daw maligo pag may takay. Bawal daw pag kung ano-ano. Sulitin mo yun. Ako may buong sinag-isa, may buong isa ng patay na ito. Pag dungan yung kalasa, may pito ka makamaho. Kasi hindi nag-i-limit. Bawal daw kasi mag-walis. Nagpapaliwala nila, bawal daw maligo. Hanggat nandun yung patay. Kaya nung pagdating ko doon sa patay, para ipanalangin at i-servisan, akala ko yung patay ang nakakamoy. Yung pala yung lahat ng nakikipaglamay dahil hindi nagsisipagligo. Dahil sa paniniwala sa maling katulang. Okay. Sabi ng banal na kasulat sa ating kutos ngayon, ha? The gospel ngayon, bautismo niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang ibig sabihin ng bautismo tinutukoy yung tayo inubog sa salita ng Diyos at inubog sa presensya ng Diyos sa Espiritu Santo at pagkatapos sabi, at turuan silang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo. At ang daan ninyo, sabi ng Panginoon. Ako'y lagi kasama ng inyo. Magkakasama ko sa inyo. Amen. Bakit pag kayo pumunta sa probinsya, tapos inabot kayo ng ihi-ihi na kayo, ay bukit. Kadalasan ang sinasabi niyo, tabi po. Pag sinabi mo tabi po, nagpapasabot kayo sa mga demonyo. Eh sabi ng Bible, di ba? Sabi ko sa ating binasa, ibinigay na sa akin ng Ama ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Inugaspin natin yung tinama. So, yung tinanggap natin si Kristo, nasa atin yung kapangyarihan yun dahil si Kristo tinanggap natin. Eh si Kristo tumanggap ng kapangyarihan sa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa. Tinanggap ko si Kristo bilang yung Panginoon. Di na sa'yo yung power. Okay, bakit ito? Bakit ka magpapasakot ko sa demonyo? Kami po, ihihito ako. Kasi nagkawala ka, humihihito kami yun sa baga. Lumaki. Ano yung mabaga? Yung pahapan. O diba? Eh kasi yung paliwala. Diba? Samantala sabi ng Bible, ano? Dawanan nyo ang demonyo, lalayan nyo kayo. Kayo. Ha? Sabi ko noon, nung natutunan na ako sa ganito, pag ako yung ihihihihi na ako, sabi po. Kasi noon, wala ka ako sa Panginoon, naniniwala ka ako, palay mo, pinang mabagal sa ako, lumaki ng mag-braso ito. Magkakasya sa kanta nyo. Ikaw. Pero,
ng malamang pasalita ng Diyos sabi, na banal man Diyapo, lalay pa Diyos. Lalay pa niya. Binigay sa atin ang kapangyarihan, you can cast out demon spirit in the name of Jesus Christ. Kaya power po yung pangalan ni Kristo. Pag kayo nasa isang lugar, bigyan, nakakaroon kayo ng hindi maganda sa isang bahay na tigulin nyo, nabahalan nyo. In the name of Jesus, I rebuke the spirit right now. Go! Lumanas kayo masamang espiritu sa pangalan ni Jesus Kristo. Hindi na pa sinasabi. Sa pangalan ni Jesus Kristo. Na may mga bahay na infiltrated ng evil spirit. Yung po yung mga haunted house, yung mga matatandang bahay, o kaya mahilig ka sa ukay-ukay, yung binili mong ukay-ukay, ay gawa, yung palantao na susunod ay possessed ng evil spirit. Kaya ang mahilig daw sa ukay-ukay, ha? Pag susunod mo yan, hindi ka lang iisa. Kasama mo yung espiritu ng may-ari ng ukay-ukay. Kaya pag bumibili po kayo, gusto na sabi mo kayo bibili nun, i-cast out mo muna. Itawin mo muna basta kayo. At kung mahihilig sa mga antik-antik na yan, mahihilig kung hindi na ma-antik, hindi mo alam ni may-ari pala ng possessed ng evil spirit. Ang narasan ko po yan, hindi ako na lumang ko ano. Kaya bigay na naman sa ako, bakit may parang sa mga espiritu dyan? Bakit ako tinapon ko yun, kahit mahalang bili ko. Bakit? May mas mga espiritu. Yung pinahinayaran. So ganyan din po ba kapatid? Kaya pag uwi nyo, may makakasalubo kayong multo. At ang sabi ng Bible, sabi ng Bible, ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa ay ibinigay na sa akin ng Ama. Kung tumanggap tayo kay Kristo, ang kapangyarihan tinanggap ni Kristo sa Ama ay nasa sa akin na at malalaban na natin ang lahat ng demonyo. We are more than conquerors and no one can defeat us. We are victorious Christians because Jesus Christ is a victorious one. Nagtagumpay na si Kristo, maging kamatayan ay ganyan na pagtagumpayan. Kailan may hindi na mamamatay. At kung sumasampalataya ka ngayon, hindi ka na mamamatay kailan na. Sabi ni Jesus kay Martha, Maria, naniniwala ka ba? Naniniwala ka ba? Walang sumagot, ibig sabihin, hindi pa kayo naniniwala na hindi na kayo mamamatay. Pero naniniwala, hindi na siya mamamatay. Kasi yung sinasabi natin kamatayan nyo, natutulog lang tayo. Kaya pag kayo natutulog, ano na nalalaman nyo? Wala, di ba? No? Yung alam ko, ano nangyayari? Kasi ang pagtulog ay inetesting at sinasamay tayo sa pagdating ng pagbawi sa atin ng Diyos. Kaya kung gusto nyo madali, lagi kayo matutulog. Kaya ito ba? Sabi ng Bible, mahindi na natutulog ang kamatayan at pagdating ni Kristo, gigisingin na tayo. At sasabihin, Magino, gising ka na! Rex, gising ka na! At doon, pag nabuhay na tayo, tinawag ang ating mga pangalan, kaya huwag tayo magpapalit ng pangalan. Dahil tayo pinagaling pa ng Diyos ang ating mga magulang para sa pangalan bigay niya sa atin. Dahil tatawagin niya tayo sa ating at pagdating ng Panginoon at ika'y tinawag na dahil tumanggap ka kay Kristo, sabi ng 1 Thessalonians chapter 4, bubuhay muna ang mga namatay na nanalig kay Kristo. Pagkatayas ko sa tayo mga buhay pa na abutin ni Kristo ay isasama niya sa alapaa kung saan kasama ang lahat ng mabibuhay at makakasama niya tayo magpakailan ba. Let's see the presence of the Lord.
po ang inyong mga kamay. Huwag po kayo susuko. Sabi ang isang awit, manalig ka lang. Huwag po hindi ka ako. At nalang pagkakasa. Huwag po tayo itaan ang panampalataya sa Diyos. Manalig ka lang. Huwag mo ipagpapalit
siya sa punsoy, sa mga swerte, sa alok ng mundo. Manalig ka lang. Kumapit ka lang sa kanyang mga kamay. Namin mo siya at ang kanyang kapangyarihan ay dumalig sa iyong buhay. Nagpapagaling siya ngayon sa lahat ng may sakit at may karamdaman. Pinapagaling ka, ikaw na may karamdaman, ikaw na hihihigan. Pinagagaling ang iyong mga nararanasan sa sakit. Pinagagaling ang iyong karamdaman. Tanggapin mo, it's by faith. Pananampalataya sa Diyos. Ang kagalingan ay iyong mararanasan. Come on, open your heart. Tanggapin mo. Tanggapin mo siya. Manalig ka lang. Every time, may kapag-apit natin sinabuhin.
po yung inyong support. Nagbibigit po tayo ng mga okay. May the Lord God bless us all now and forever. Yes. In the name of the Father, Father Son, and the Son. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Ito na po ang bonus nyo. So ano ang isipin at sabihin, isigaw nyo, sabihin nyo, thank you, Lord! Ito na, ito ang pupwesto para yung mga bata, sa sambutin. Ito na ang unang